Hello at welcome sa ating channel. Ngayon ay i-breakdown natin o tatalakayin natin ang buhay ng isa sa pinaka-cute na karakter sa One Piece. At ito nga si Perona. So ika-28 na natin tong karakter na tatalakayin dito sa mas kilalanin series natin. So uulit-ulitin ko na kung hindi ka pa nakaka-follow sa mga social media pages natin gaya ng Twitter at Facebook, please i-follow nyo na ako doon. Ilalagay ko nga yung mga link ng page natin sa description sa baba. So bago natin umpisahan ang buhay ni Perona, alam nyo na, intro muna tayo. Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, So unang ang nag-appear si Perona guys, isa siyang antagonist during Thriller Bark Saga. So kasama si Gecko Moria, Dr. Hagbak at Absalom, sila ang apat yung tinatawag na Mysterious Four. So unang ang pinakita yung appearance ni Perona na maliit, which is 5 feet 3 inches lang yung height. May malaking bilugang mata at mahabang kulay pink na buhok. So 10 years nga bago yung unang appearance niya sa anime, nakilala niya nga si Gecko Moria. At dito sumali nga siya ng Thriller Bark Pirates. So bakit nga ba siya sumali kay Gecko Moria? Ang dahilan niya nga lang gusto niyang sumaya at kailangan niya nga ng proteksyon. Kaya naman nakikita niya nga si Gecko Moria na parang tatay niya na. At syempre tingin naman ni Gecko Moria sa kanya, isang malaking pakinabang sa crew nila. Dahil nga yan sa Devil Fruit ni Perona. So teka, ano nga ba yung Devil Fruit ni Perona? Ito nga yung Horo Horo no Mi, o mas kilala sa tawag na Hollow Hollow Fruit. Isa nga tong Paramecia type na Devil Fruit guys, kung saan binibigyan si Perona neto ng kakayanan na makapag-produce ng ghost o mga multo. At di lang basta ghost guys ha, kasi marami nga ring forms yung ghost na to. At ang pinakakilala nga nating form na laging ginagamit ni Perona yung negative hollow, kung saan kapag nadaanan ng ghost yung isang tao, automatic luluhod ito at magsasabi ng mga negative things o madedepress na pwede pang ang umabot sa point na magsusuicide na yung tao na to. So take note guys ha, yung mga napoproduce ngang ghost ni Perona immune to sa mga physical attacks dahil parang kaluluwa nga lang to na lumilipad. So ang tanong, paano naman siya makaka-atake physically sa mga kalaban niya? So sa tulong naman niya ng isa pang form ng ghost niya na tinatawag na Mini Hollow, kung saan nag-create si Perona ng maliliit na ghost. At yung maliliit na ghost na to, may kakayanang sumabog. So hindi lang maliit guys ha, dahil kaya nga rin ni Perona na gumawa ng mas malaking ghost na may kakayanang makakagat at syempre mas malakihang pagsabog. And besides pa nga dyan, kaya nga rin ni Perona na makagawa ng astral projection ng sarili niya na sobrang laki. So basically kaluluwa to ni Perona. So it means hindi nito kayang gumawa ng physical attack, bali more on psychological attack lang to. So sa mga nasabi ko ng kakayanan ng Devil Fruit ni Perona, dito saglit nga lang niyang sabihin na nating natalo sila Luffy, Zoro at Franky dahil nga yan sa negative ghost niya. Kaso nga lang magkakaroon nga siya ng katapat na talagang god level yung lakas sa Straw Hat Pirates. At ito nga si Usopp. So during Thriller Bark Arc nga, nagkalaban sina Usopp at Perona. Dito hindi nga gumana kay Usopp yung negative hollow ni Perona. So bakit hindi gumagana kay Usopp to? Dahil based nga sa sinabi ni Usopp, negative na nga siyang tao. Kaya wala nang mas ne-negative pa sa pag-iisip niya kahit daanan pa siya ng hollow ni Perona. So natalo nga ni Usopp si Perona gamit yung bola niya na may lamang ipis. Dahil alam niya ngang may phobia si Perona sa mga ipis. At pagtapos ngang lumabas ng mga ipis na to, binuhat nga ni Usopp yung kunwaring 10 tons na bigat ng martilyo at hinampas to kay Perona. At dito na nga nawala ng malay si Perona. Kasabay nga nun yung sumasabog rin na martilyong pinukpok sa kanya ni Usopp. At nung nagkamalay na nga si Perona ulit, nakita niya nga kung paano natalo ang captain niyang si Gecko Moria. So dito binalak ng tumakas sana ni Perona gamit ang Thousand Sunny. Kaso pinigilan nga siya ni Nami. So dito pinagbantaan nga niya si Nami na kaya nga daw niya tong talunin sa isang iglap lang gamit yung mga ghost niya. Kaso na-interrupt nga siyang gawin yon nang dumating si Bartolomeo Kuma. Dito tinanong nga siya ni Kuma kung saan nga daw niya gustong pumunta. So syempre dito inimagine niyang gusto niya nga daw pumunta sa madilim at parang haunted house na kastilyo. At pagtapos nga ng imagination niya, dito inatake niya nga si Kuma gamit yung mga ghost niya. Hanggang sa hindi niya nga namalayang pinalipad na pala siya ni Kuma gamit yung Devil Fruit nito na Nikyo Nikyo no Mi, kung saan napunta nga siya sa Kuraigana Island, kung saan dito nga nakatira ang greatest swordsman in the world.
na si Dracul Mihok. At sa isla nga rin na to, saktong mapupunta si Roronoa Zoro, kung saan nagkaroon nga sila ng mga moments katulad neto, neto at ito. At nabuild nga daw nila yung trust sa isa't isa. And during nga sa pagmamakaawa ni Zoro kay Mihok, na itrain siya neto para lumakas, eh nasaksihan nga rin yun ni Perona. Even yung pagbabawal nga ni Mihok sa pag-inom ni Zoro ng alak, unless matutunan niya nga daw yung armament haki, eh nasaksihan nga rin yun ni Perona nang tumatawa. So pagtapos nga ng time skip or 2 years na training ni Zoro kay Mihok, eh dito in-escort nga siya ni Perona papuntang Sabo de Archipelago. Dahil alam niya ngang walang sense of direction tong si Zoro. At nung time nga napapasakay na ng Thousand Sunny sila Zoro, eh tumulong nga si Perona para harangin yung mga marines na humahabol sa kanila. At ang huling appearance na nga ni Perona ay during Wano Arc, kung saan nakita niya nga sa dyaryo na buhay pa nga yung dating captain niya na si Gecko Moria. Bali dito eh nagalit nga siya kay Mihok dahil hindi niya nga daw sinabi agad na buhay pa pala si Gecko Moria. At dito nagpaalam na nga siyang umalis kay Mihok para nga puntahan si Gecko Moria. So syempre nagpasalamat naman si Mihok sa kanya na medyo kinagulat niya. So yan ang summary ng buhay ni Perona. So may tanong ako guys, so tingin ko ngayong papunta na nga si Perona kay Gecko Moria, syempre nakita naman natin last episode, 'di ba? Na si Gecko Moria nga ay nasa Blackbeard Pirates, 'di ba? So tingin ko magiging kaalyado ni Blackbeard itong si Gecko Moria. At syempre, ganun na rin si Perona dahil papunta na nga ito sa kanya. So what if ituro ni Perona kung saan matatagpuan si Dracul Mihok kila Blackbeard at Gecko Moria? So tingin nyo, sinong mananalo kung sakaling magkaharap ang Blackbeard Pirates laban kay Mihok? So kung may naiisip kang sagot sa tanong na yan, eh i-comment mo na yan sa ating comment section para mapag-usapan na natin yan. At kung sakaling na-enjoy mo naman tong video na to, eh huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre i-click mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!